Hey Ted, sabi ko nga last week ano, puro series tayo about, you know, different parts ng body natin. Tapos na tayo sa mukha kasi wala akong makitang verses about sa ilong eh. Tapos na tayo sa eyes, sa ear, sa tongue. Ngayon naman Ted, we're gonna talk about hands. Yung mga alam mo yon para to sa mga ulirang manggagawa natin. Anything to do with work, accomplishment, stuff like that. Simulan po natin yung linggo natin. And tama si Ted. Dapat tayong maging, alam mo yung expectant at joyful. The fact na buhay ka ngayon, at kung kayo po ay may hanap buhay ngayon, consider yourself blessed. Dahil po tayo mayroong pagkakataong kumita at ikabubuhay. Yung mga wala pong trabaho, pagdasal po natin, magkatrabaho tayo. Simula ko ikwento, Ted, ito sa mga Israelita. Almost 400 years sila naging alipin ng mga Egyptians. And then we know the story. Si Moses, ginamit ni Lord para dalhin sila sa promised land. Imagine, Ted, from slavery, magiging free sila at dadalhin sila sa promised land, a land of flowing milk and honey. But then again, along the way, Brad, Ted, may warning lang si Lord through, of course, through Moses sa mga Israelita na to na titira doon sa bahay na hindi nila tinayo. May mga taniman ng ubas na hindi naman nila tinanim. May warning lang si Lord na hopefully makarelate po tayo. And then sabi ni Lord, kung kayo namumuhay na nung sagana, nakatira sa magagandang bagay, marami na kayong naging alagang hayop, marami na kayong ginto at tilak na na amas and all. Sabi sa Deuteronomy, sabi ron, then your hearts will become proud. May tendency pala, Brad Ted, ano? This is from the Bible. Ano? Then your hearts will become proud, then you will forget the Lord your God who brought you out of the land of slavery. May tendency raw, Brad Ted, tayo na yung maging prideful o yumabang kami pagka may konting narating na tagumpay. In fact, ito yung sabi ni God through Moses. Gerson, pakita mo sa verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. So there's a tendency, Brad Ted, na to look inward, ang galing ko talaga. Alright? My power. Okay? Eh sabi ni Lord, di ba slaves lang kayo dati? Dilabas ko lang kayo? Modern day, we can say to ourselves, my diploma, my charisma, my diskarte, my padrino sa gobyerno, my connection. There's a tendency for us, Brad Ted, na pag may konting accomplishment, hindi ko naman nilalahat, pero may mga tao na pag may na-accomplish, there's an inward looking agad, ang galing ko talaga. Buti na lang madiskarte, buti na lang college graduate ako, stuff like that. Pero verse 18, Brad Ted, as I end, here's the reminder. But remember the Lord your God. For it is He, siya daw, yung nagbigay sa atin ng ability to produce wealth. Ted, three insights lang out of these two verses. Number one, humility. Kahit ano pa po narating natin sa buhay, stay humble. Number two, ability. Si Lord po nagbigay sa atin ng abilidad. Ted, yung galing mo magsalita, galing mo mag-articulate, yung galing mo, Ted, na gawing simple, yung komplikadong mga batas at pag in-explain mo sa amin sa layman term namin, galing yan kay Lord Ted. Tsa, yung matality, tsa. Grabe, grabe, nahirapan si Pastor. Yung ganda na lang po, yung ganda. Yung ganda mo, tsa, ayan, kung saan man ang galing yan. Okay? Parang ano na, ay, Kay Lord yan, okay. Gusto ko yung para kang naghang sa internet. Yung sa'yo, tsa. Hindi, tsa, yung galing mo, yung talent mo, yung abilidad mo, yung pagiging jolly mo, yung you can turn parang bad situations around na ma-explain mo in such a funny, but then, in a witty way. Ang galing mo, tsa, sa ganon. And the Lord has gifted you with that ability. Magsipag lang po tayo, mga kapatid. Yung ube pandesal nga, di ba? Ang daming yumaman. Ama. Yung kaibigan namin, Mama Tin's Kitchen, ang lakas yumaman ng kaibigan namin dahil lang sa sauce lang ng fishball and all. So, tsa and Ted, humility, ability. Number three, prosperity. Sabi raw, He'll give you the ability to produce wealth. Yan naman po ang will ni Lord sa atin. Yung ma-bless tayo, Jeremiah 29:11 po yan. Anong purpose? So we can be a blessing to others. Huwag po tayong dumiskarte at all costs. Mangungupi tayo, magnanakaw, mandadaya ng tax and all. Hindi po yan diskarte ni Lord. In humility, God will give us the ability to create prosperity. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po na kami ay binigyan mo, Lord, ng abilidad para to create wealth. Makapag-provide sa aming mga mahal sa buhay in a godly and righteous way.
Lord, bigyan niyo lang po kami ng humility kung minsan na yung heart check namin medyo yumayabang kami or we look down on others kasi minsan mataas na narating namin. Remind mo po kami lagi na apart from your grace, in fact, yung oxygen lang na sinisingot namin galing sa'yo. We cannot be independent of you. Hindi kami pwedeng magyabang sa'yo dahil sa'yo lahat, Lord, kami nakaasa sa pang-araw-araw. So Lord, bigyan mo kami humility. And also Lord, we ask for wisdom. Kung anong negosyo, kung anong trabaho ang papasukin namin. At Lord, give us the grace to say no to sin. Pag may mga diskarte o shortcut na ino-offer sa amin para madaling yumaman. Lord, bigyan mo kami ng wisdom na to say no, na hindi lahat ng opportunity galing sa iyo. So salamat po Panginoon sa wisdom na ibibigay mo sa aming mga tagapanood at tagapakinig that ultimately, remember Lord God, we should remember you who gives us the ability to produce wealth. In Jesus' name, amen. 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 And we pray para po muli sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan, lahat po ng mga nagsisilbi sa kanilang mga sekta, sa anumang po mamamaraan, mahal na Panginoon, amen. Protect them all. Protect them and guide them. Amen. And Lord, ngayong araw na ito, sa mga nag-iisip at nagtatanong sa purpose nila sa buhay, Lord, amen. Guide us. Sa aming paghanap ng meaning sa aming pumbuhay sa mundong ibabaw. Amen. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.